dalawang load, isang hot line. Bakit sa ilalim ko nilalagay yung timing ng power natin? So ganyan ang orientation ng mga switches. Hello, good day mga lads. So dito na ulit tayo sa ginagawa natin. So dito na tayo ulit sa ginagawa natin. So day 9 na tayo mga lads. So dito sa 8 unit na ginagawa natin is day 9 na tayo. So tuloy-tuloy lang yung trabaho. Typical na typical yung trabaho mga lodi. So nakikita nyo naman yung mga diskarte yan na pinagagawa natin. So dun ako sa second unit, hila na natin ng wire yun para sa lighting. So para malagyan natin ang ilaw yon. Then ikakabit natin yung mga breaker ng panel dun. So kahapon is nahilaan natin ng para sa outlet yon. So tapos na yun. Kung may ilagay ko yung ibang outlet, is ilalagay ko para magkaroon ng power dun. So work na muna tayo. So sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko mga lodi. So, maya-maya na lang uli. So, tuloy-tuloy lang natin ito pa. Dadalhin pa natin yan sa kabila. So may butas dito. Diyan na lang natin yan palalabasin sa may butas na yan. So may butas yan. Diyan na lang yan palalabasin. Ayan mga lodi. So yan is hot line ng switch dito. Then hot line dun sa kabilang switch. Dito sa kabilang switch mga lodi. So hot line ng switch dito. Then hot line ng switch sa kabila. So ito yung return yung load ng switch para dito sa kwarto na to. Then, ito yung return ng load ng para switch dito sa kitchen. So, ayun lang mga lods. So, kaya tatlo yung wire nyan. Ayun mga lods. So, dito is isang care lang yung ginamit natin. So, isang light para dito sa room na to. So isang pair lang, isang hotline and isang traveler yung load na ilaw. So kaya isa lang. So ilipo tayo dun sa kabilang switch. So yung kabilang switch is tugang. So pag tugang, dalawang load, isang hotline. So ganyan ang orientation ng mga switches. Sa wiring mga lods, sa wiring. So ilalagay natin isa. Para dito sa kitchen. So, yung mga drop ng lights para sa room is tinitira na rin natin. So, yung dito sa room na to is wala pa, so ilalagay natin yun. Then, yung drop dito sa laundry, tutubuan pa natin yan ng para sa main feeder natin papunta ng toilet. So, wala pang pipe yung papunta dun sa toilet ng main feeder. Then, mag-drop tayo ng para sa lighting sa CR, then sa laundry. So, halos yan na yung nagawa natin mga lads. Medyo marami na yung nagawa natin. So kung matatapos natin tong
droppings ng light, is ilalagay na natin yung mga breakers yan. Yung panel is i-determinate natin yung mga wires na dyan. So kung mapaparallel natin yan dun sa temporary dun sa kabila, is itetemporary natin yan para magkaroon ng power dito, then magkaroon ng ilaw. Yun muna ang gagawin natin mga lads. So yun ang activity natin sa ngayon. Hanggang maghapon. So pagkatapos dito is lilipat tayo sa kabila. Magpapipelaying tayo ng lightings. So paano mga lads? Break time muna kami. 10 AM na. Hi mga lads. So nilagyan natin yung mga breaker. So meron tayong 40 para sa main. 20, 20, 20. So 20, dalawang 20 is para sa outlet. So maghiwalay na outlet yan. Meron dito ang outlet na para sa ref, para sa side dito sa kusina. Then ito is yung breaker na to is para sa kwarto. So kasama nito yung laundry. Then ito is 20 is aircon, para sa aircon. Then 16 para sa lightings natin. So meron tayong spare na slot para kung sakali magkatagdag si lights meron. So lalagyan natin yan. So kakasahan natin ang bus bar ito. Ang bus bar is ilalagay natin sa ibaba. So ang incoming natin is dito natin ilalagay sa ilalim ng 40. So cut out natin ito sa mga branches mallet. So sa mga previous videos ko is sinabi ko na kung bakit sa ilalim ko nilalagay yung incoming ng power natin. So watch yun lang yun. So sa mga susunod na video is papaliwanag ko rin ulit, para kung may hindi nakakapanood is may makikita nila sa ibang video rin. So yung mga lads, so itetermate na muna natin ito. Lagay na muna natin ito. So para pwede natin ito lagyan ng power. Natin yung termination, kung makikita nyo is naka-terminate na yan. So higpitan na lang natin yan. So main natin, outlet dito sa side na to, outlet dito sa side na to sa kwarto, then AC, then lightings natin. So yun yung orientation ng distribution ng mga branches natin. So pwede natin itap yung main nito dun sa temporary dun sa labas. So para magkaroon ng power dito. So try natin ilagay muna yung mga outlet. So para pwedeng pag may power tayo is may outlet dito. So kunin natin yung outlet. Ayan mga lads. So nailahan na natin ang mga wire to. So may mga wire na yan. Ayan. Ang ating tira na lang dito is yung power dito sa... Kasi may gumagawa dito kanina. So yung dyan sa feeder line papunta dun sa CR. Then yung drop ng ilaw sa CR. So yun na lang natitira dito. Then pwede natin i-power up to. Kukuha natin ang temporary dun sa labas. So bukas is try natin na. Then na-splice na rin kasi to. So pwede natin lagay yung mga temporary, pwede natin lagay yung mga switches. Then yung mga outlet para may magamit na outlet dito. So sa kabila is nalatagan na rin natin ang mga pipe yun dun sa taas. Ayan, kung makikita yun dyan sa taas. Is, meron na rin mga piping. So, sa kwarto, meron na rin yun sa kwarto. So, yung feeder line papunta dito sa CR uli, wala pa rin yan. So, yan yung gagawin natin uli bukas. Pagkatapos tayo ng pagkakabit ng mga outlet and switches dun sa kabila. So ayun mga lads, so ready na rin naman to. So dito is naka-prepare na yung mga utility box natin para pag papalitada nila is okay na. So yung AC na lang pala yung i-chipping natin dito. So tumigil ako dito kasi nagbibiga sila, nagpapalitada sila ng biga. So nayayanig. So yun na lang mga lads, and dun sa toilet.
yun na lang kulang dito. Halos marami na rin na tapos dito. So paano mga lods? Dito ko natatapusin ang video ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback ko sa mga videos na mga in-upload ko mga lods. So, kita-kita lang ulit bukas. So, day 10 na natin yan. So paano mga lods? Thanks for watching. Peace, man.